Sabi nga nila, may pera sa basura at yan naman ang pinatunayan ng tinaguriang The Scavenger ng Philippine Basketball. Siya po si Freddy Abuda. Siya naman po ang tampok natin ngayon sa pagpapatuloy ng ating former PBA player segment. Pero shoutout muna sa ating mga kabasketball na nag-request ng video na ito. Sina Florencio Acuin, Mezzy Ray, Noli Kalubag, Jess Andrew Esplago, Eduardo Lopez at Alex Fernandez. Si Freddy po ay tubong Lawaan Samar at naglaro para sa University of Cebu noong kolehiyo kung saan naging ka-teammate pa nga niya ang future PBA player na si Mike Orquillas. Naging second round pick naman siya ng Pure Foods noong 1993 PBA draft, ngunit isang season lamang itong nagtagal bago naman napunta sa team ng San Miguel kung saan lalong nahasa ang kanyang abilidad. Hindi siya likas na scorer at sa halip ay nakatuon sa depensa, hustle at rebounding ang forte ng kanyang laro. Masasabi ko na isa siya sa mga epitome ng role player sa PBA. Isang sangkap upang ang koponan ay maging matagumpay at bagay naman na hindi natin maitatanggi. Binansagan siyang The Scavenger dahil nga sa ang karamihan ng kanyang mga puntos at kontribusyon ay mula sa kanyang sipag, sa pamumulot ng mga loose ball at mga offensive rebounds. Halos isang dekada din siyang naglaro para sa koponan ng San Miguel at isa siya sa pinaka-importanting pyesa sa kanilang maraming naging kampiyonato. Naging kakampi niya ang two-time MVP na si Danny Ildefonso, Olsen Racela, ang Phil-Am na si Danny Siegel at si Dabul Nelson Asaitono. Isa si Freddy sa may pinakamataas na plus-minus ratio sa kasaysayan ng liga, patunay lamang kung gaano ito ka-epektibo. 8 kampyonato ang kanyang nasungkit at 2 beses pa siyang nahirang na Defensive Player of the Year. Bukod dyan ay 3 beses din siyang nagawaran ng Sportsmanship Award. Katunayan ito kung gaano ka-professional at kagandang halimbawa itong si Freddy para sa kanyang mga kasabayan at maging sa mga makabagong henerasyon na manlalaro. Matapos ang halos isang dekadang paglalaro para sa San Miguel, ay na-trade naman ito papuntang Coca-Cola Tigers, kapalit noon ni Cebuano Hotshots, Dondon Hontiveros at 2 taon pa nga itong naglaro bago tuluyang nagretiro noong 2004. After nitong magretiro ay umuwi na ito sa kanyang bayan sa Samar at nagdegosyo bago muling tinawag ng kapalaran upang pasukin ang mundo ng pagko-coach. Makailang beses muna siyang naging parte ng coaching staff sa college basketball bago naman naging assistant coach sa PBA. Sa kasalukuyan po ay isa siya sa mga magigiting na assistant coach ni Tim Cohn para sa koponan ng Ginebra. Isang profesyon na mag-iisang dekada na rin niyang ginagampanan. So yan po ang naging buhay ng isa sa pinakamahusay na utility player sa kasaysayan ng liga. Isang huwarang manlalaro na nararapat lamang tularan. Ito pong muli ang inyong PH Sports Bureau. Samahan niyo ulit akong balikan ang mga naging buhay ng ating mga iniidolong manlalaro noon at ngayon. At kung may nais pa kayong kamustahin ng mga dating PBA player ay mangyaring i-comment niyo lamang sa baba at gagawan ko naman ito. Manatili pa rin nakasubscribe sa ating channel dahil araw-araw tuwing alas 3 ng hapon ay maglalabas tayo ng mga bagong videos. Until next time! MGJ Production.